Garma, binanggit niya na siya ay dating pinatawag ni former President Rodrigo Duterte. Nung pinatawag siya, ibinahagi ba yung plano na i-implement nationwide yung war on drugs? Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Nung mayor si former President Rodrigo Duterte sa Davao, implemented na doon ang war on drugs based sa kung paano natin siya ngayon napoperceive. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, ang lalim ng hininga ni Garma. Mr. Chair, at least ngayon na buti po ay na-admit iyon ni Colonel Garma dahil nung nakaraang mga pagtanong po natin ay hindi pa agad din yon na napuput on record dito sa committee. Peace po ngayon ay si Manuel, di talaga niya inaakala na ganito mangyayari ngayon. Alam na po natin talaga once and for all. Mr. Chair, nung station commander si Colonel Garma nung panahon ni former President Rodrigo Duterte as mayor, ibig sabihin po ba nun ay given her role, isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Tama po ba iyon, Mr. Chair? Paki-clarify mo lang yung question. Yeah, Mr. Chair, ang tanong ko po dahil naging station commander po si Colonel Garma noong Davao Mayor si Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin po nun, given her role, ay isa po siya sa mga nag-implement. Ay, Mangganan! Good morning! Wala na, bumigay na si Garma. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, nag-implement po siya noon dahil kasama po siya dun sa mga na-mention kanina from NUPL, yung Davao Boys and Girls. Tama po ba, Mr. Chair? Mr. Chair, can I explain my answer, Mr. Chair, so that maintindihan po ni Congressman? Sige. Yes, Mr. Chair. Pakilapit lang po yung microphone yes, sa inyo. This is how it works, actually. Hopefully, Angie, hopefully. Pag mag-conduct po ng police operation, kasi po ang police, if the operation po is successful and you file the case in court, you will submit a report sa City Hall monthly at nakalagay po dun na na-file po yung kaso, nakalagay din po yung IS number po, proof na na-file po yung kaso and the details of the case. And once isubmit mo to, yung operational expenses po ay nare-refund. That's 5,000 pesos per case po, per operation. Ngayon po, kung malaki po yung operation mo at kailangan mo ng operational fund, gagawa ka ng COPLAN, you will also request po sa City Hall for the funding of the operation plan. Now, in case din po na nagkaroon po ng operation and subsequently po nagkaroon po ng death on the part of the suspects po during illegitimate operation, meron din pong corresponding amount po na binibigay, Mr. Chair. So that is how it works po. So, Mr. Chair, ibig sabihin ay totoo ngang merong Davao Boys and Girls na nagpatupad ng war on drugs. To confirm, Mr. Chair, tama po. Na yun yung mode of operations as described. Tama po ba? Yun yung kinakan... Hoy! Hoy, Jen Rosales! Panoorin mo lang yung live, ha? Nilive ko naman buong detalye. Doon ka magreklamo. Itong gusto kong panoorin. Sige, nangingilam. Kuha ka ng channel mo. Sinaulo. Conduct
yun yung ginagawa nitong Davao Boys and Girls? Ganun po yung sistema po ng how you will refund yung operational expenses. Kung ano po yung tawag nila at ano po yung ipinangalan, ay for me, it's not relevant as long as yung process on how the funds are being provided po, yun po yung in-explain ko lang po. If that is how po ang pag-perceive, that's how it is politically described po, then I have, then that's it po. Okay, Mr. Chair, dun sa reward system, kasi nasa affidavit din po, na nire-refund ang operational expenses, tapos may funding din para sa planned operations, ito yung co-plan, tapos may Mangganan mga tanga yan. Mga tanga na yan. Ang sinasabi nito ni Jen Rosales, i-content mo ay ang tunay, hindi yung pili ka lang ng parteng di malin. Sinauna. Tunay yan. Galing yan doon sa live. Walang edit yan. Sinaulo to si Jen Rosales. Makapag-comment lang. Ang tanga-tanga talaga ng mga didi-shits. Reward din kapag napatay yung suspect. Tama po ba, Mr. Chair? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, may nakuha po kasi tayong impormasyon. Although nung mga nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon na nag-hold tayo ng investigations, ay nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po dun sa reward system, ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. May leveling, grabe! Makakonfirm ba yun ni Colonel Garma, Mr. May leveling ng tao, may presyo. Grabe, ano? May presyo? Chair. Mr. Chair, I am not so familiar po sa specific amounts. But true, there is a amount po per level. I think Colonel Leonardo can explain po kung ano yung specific amount, kapag baka magkamali po akong sasabihin na 50 nga o 100 o 1 million yun. But there is a corresponding amount per level, Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, sa information na nakuha natin, ay merong apat na levels. Yung level 1 ay 50K para sa pusher. Kung napatay ay pusher. Kung big time pusher naman ay yun yung level 2, 100K. Tapos kung narco cops, narco politicians or protectors ay 300 to 500K. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Grabe, ano? Familiar may leveling talaga? Kay Colonel Garma, yung ganong leveling and amounts. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung 20K, yun po yung mga street level or mga small time na natatag na involved sa drug trade. Tama po ba? Most likely kasi yun po yung pinakamaliit na amount as far as that's I know, Mr. Chair. And to compare, Mr. Chair, yung mga Donald Recinto, ha? Yung mga addiction na yan, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan mawawala, ha? Kay Digong nga, hindi nga nawala yung addiction na yan, ha? Kahit marami na ang namatay, ha? Maraming namatay sa war on drugs, pero meron pa rin drugs hanggang ngayon. O, anong silbi nun? Ha? Pinatay ninyo pero tuloy-tuloy pa rin ang drugs, iparehab nyo na lang. Wala pa kayo pinatay. Diba? Diyos ko. Tatang ng mga DD shits. Napatay dun sa Davao Penal Colony ay dahil ang kanilang task di umano dun sa drug trade ay yung pagiging mga chemist. Kaya kapag ganun, level 4 sila. Kaya naging 1 million per head yung presyo, kumbaga, or yung reward para sa pagkapatay sa kanila. Tapos dahil tatlo sila, kaya 3 million. Tama po ba, Mr. Chair? Grabe na, may patong, may pera talaga, no? Hindi ko po alam, Mr. Ma. Chair, hindi ko nakita kung magkano ang, kung talagang mayroon pong na-classify sila kung anong level.
Ay, hindi ko po nakita kasi. Pero you can confirm na yung pinakamataas ay 1 million. As far as I know, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, dun sa pag-i-implement ng war on drugs on a national level, dun sa pakikipag-usap ni Colonel Garma kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ba niya na meron siyang layunin na yung Davao model ay i-implement sa buong bansa? May ganun po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. And Mr. Chair, dun sa ganitong plano ay on loop po doon ang incumbent senator na si Bongo. Tama po ba? Mr. Chair, I didn't get the question. Kindly repeat po, Your Honor. Mr. Chair, dun sa plano na itong Davao model ay implement siya sa buong bansa, based sa naging affidavit, gusto nating ma-confirm na mayroong papel din dito si Senator Bongo. Tama po ba? Sa aking understanding, it would appear, Mr. Chair, kasi po siya ang minimit ni Sir Leonardo. Mr. Chair, kapag may napatay na suspect dun sa drug trade, kanino unang nire-report yung mga instances na merong napatay? Sa ground kasi may gagawa ka ng report, Mr. Chair, spot report. And then, meron pong phone number na na-disseminate sa lahat po ng RD, PD, Chief of Police, kung saan po tinetext po yung result ng police operation. And these phone numbers are handled, hinahawakan po ng mga tao po. Ni Sir Leonardo. Kanina pa ako nagsasalita. Nakamute pala ako. Si Leonardo po, itatago na yan. Ha? Nagkumpul-kumpul na yung mga DD sheets. Nagkaplano na sila kung paano nila ilalabas ng ibang bansa si Leonardo. Oo. Kasi pag nahuli si Leonardo, ilalagragin sila. At pag nagkalaglagan, tapos na. Ha? Marami ng mga magtuturo kay Bongo, kay Bato, kay Duterte. Sapat na yon para talaga mahuli itong mga taong ito at magpaliwanag na talaga. Huwag na nilang mga posisyon nila. Mga duwag yan. Sabi ni Don Mariano, gupal din si Bato. Suntukin daw sa mukha. Kaya nga, mukhang malaki talaga sugat ni Bato dahil masagi lang konti nagwawala na. And then sabi nga daw niya, pag nakita niya, susuntukin daw niya. Asal senador ba yan? Asal lang guilty ang ganon. Hindi rin nga daw niya kakasuhan kasi sayang daw sa oras. Anong ibig sabihin yan? Talagang guilty sila ba to? Naghahanap na lang ng paraan kung paano lulusutan to. Meeting na sila niligumpanay siguro mura. Oo, pinagmumuro na yan si Garma ng mga taong yun. Oo. Mataas ang chance na talagang pwedeng itago si Leonardo. Ang lumalabas dito sa confession ni Garma, si Leonardo, mas close pa talaga kila Bato, Bongo at Duterte. In short, pag si Leonardo umattend at umamin, finish na. Mapipilitan na talagang ipatawag sila Digong, si Bato, si Bongo. Oh, baka ma-disqualify pa sila sa pagtakbo ng senador dahil dito.
Diyos ko! Lumiliit na ang mundo nyo, mga DDshets! Ha? May ICC pa nga. Oh, sa kulungan ng ICC na lang siya maghamon ng sunduran. Di ba? May ICC pang problema si Bato. Si Digong. Ang daming problema. Bumapatong-patong na. Kung baga dati, yung mga early few months ago, parang wala lang. Walang mangyayari. Pero, patapos na ang taon. Pasikip na ng pasikip ang mundo ng mga siraulo. Pa? As in, pasikip na ng pasikip. O nga ate-ate Glorifina. Ato, nagre-reaction na naman tayo kahit puyat na tayo kanina. Ay, nako. Mas pinili ni Garma na umamin na dahil may chance siyang makalabas kung sakaling makulong. Kasi si Garma, guys, makukulong din siguro to ng mga ilang taon. Pero, once ma-prove na yung mga tao sa likod niya talaga ang may kinalaman ng lahat, yun talaga lagot. Yun ang lagot. Yun kasi ang pinaka-goal. Sino ang punot dulo? Alam naman natin kung sino ang punot dulo. Kailangan lahat ng atin ng mga witnesses na makakapag-prove yung witness na talagang malapit sa mga taong yun. Isa na si Garma. Isunod pa nila si Leonardo. Diyan talaga. Pag si Leonardo, ako ulitin, pag si Leonardo umamin, tapos na po ang laban. Panalo na ang katarungan. Since naging bahagi po si Colonel Garma ng War on Drugs sa Davao, yes. Familiar po ba siya kung or kaya nga gusto nilang manalo sa eleksyon. Kasi pag nanalo, madidelay ng konti, pero pag natalo si Bongo at si Bato, wala na. No choice na. Ano na sila? Normal lang, kumbaga citizen na lang sila ng civilian 'yan, civilian na lang sila. Pwede na silang ipatawag anytime. Pag hindi sila pumunta, ay ano mangyayari? Parang kagaya kay ano, Roque. Eh. Diba? Ay, naku, kung ako sa kanila, tapos alam kong guilty sila, ay ako, aalis na ako ng bansa. Pumunta na ako sa bansa na hindi ako pwede mahuli. Lagot, naku. Sige, magtapang-tapangan pa kayo. Huwag kayo mag-resign sa pwesto. Sige lang. Dito sa Pilipinas kasi ang tatapang, kakapal lang mukha eh. Sa ibang bansa, pag yung mga politiko na huli yan ng may mga skandalo, tangin ang iba nagpapakamatay. Pero karamihan nagre-resign. Alam po ba niya kung meron ding competition sa iba't ibang mga police stations sa number ng mga napatay? Lalo na kung meron palang reward na napatay yung isang tao as compared to inaresto lang. So meron bang ganong tipo ng competition among police stations? Wala pa, Mr. Chair, during our time. Mr. Chair, pagdating naman sa kung paano na-incentivize yung mga iba't ibang police stations or police officers, ano po yung mga pamantayan dati para masabi na ang isang police station ay effective sa pag-conduct niya ng war on drugs? Meron kasing sa amin nung sa Davao kasi po, it depends po kasi sa station na hinahawakan mo kasi naka-profile na po yan kung anong classification po ng drugs, kung infested po ba ng drugs yung mga barangay. So meron na pong projection po kasi meron po kami noong tinatawag na yung may baseline po kasi kami na naka-establish during that time. So projected po kung ilan ang possible arrest mo every month, Mr. Chair. But of course, dumarating din po yung point na wala ka na mahuli o sobrang baba. Depende kasi sa performance din ng patrol sa area as part of preventing thank you. Occurrence po ng illegal drug trade. Patapos na rin tayo. Mamili ka lang naman eh. Mag-ooperate ka o intensify mo ang police patrol para wala kang mahuli at hindi po matuloy mangyari ang bentahan po ng droga. You just choose between the two naman po. Kaya, Mr. Chair, yun yung tungkol sa reward system kapag may napatay. See? Yung mga tao pinagkaperahan, gumawa ng parang competition si Digong,
gumawa ng palaro ng mga pulis si Digong. Kung sino may pinakamaraming mapatay, may pera ka. Ganun yung nangyari. Nagkaroon ng palaro si Digong sa buong Pilipinas. Paramihan ng kill, paramihan ng pera. Para mapakita lang na yung war on drugs ay gumagana. Ate, next week ulit po yan. Friday po ulit yan. Pero tingin ko next week parang pogo muna yan. Kasi buong araw, ano, EJK. Baka next week pogo. Nagkaroon po talaga ng competition nung panahon ni Digong. Yan ang nakikita ko dito sa confession ni Garma. Gumawa ng palaro para sa mga kapulisan si Rodrigo Roa Duterte. Yun po ang nakita ko sa paliwanag na ito. Ginawang parang mga laruan yung mga user, mga nag-addict-addict para pagkapirahan. Para lang magmukhang may nangyayaring war on drugs sa Pilipinas. Para magmukhang magaling na presidente si Digong. Para hindi siya maging tanga na kunwari, walang nangyayari dun sa war on drugs. Kailangan patunayan niya, mayroon mangyayari. So ayun na nga, ilan yun? 22,000 ata yung namatay sa war on drugs na yan. So imagine mo kung ilang milyones, billion na ata yun. O ilang milyones ang kinita ng mga taong, mga pulis na nabigyan ng reward. Yun po ang nangyari. Kaya sana pag nahuli o umutend si Leonardo, ituro na ni Leonardo kung ano yung mga plano nila Bongo, nila Duterte at nila Bato. Para magkatapos-tapos na to. Ha? Si Bato naman, duwag na duwag kay Kerwin eh. Kung ano, dinadaan na lang sa sigaw eh. Oo, dinadaan na lang sa sigaw ni Bato. Ha? Nimpa, nasasaktan ka ba? Ah, Didi Shets. Ayun lang po ang aking live. Maraming salamat at salamat kay Garma, tumami na. Ha?